Narito na ang tagapaghatid ng mga napapanong issue at mga maiinit na balita, ang host, anchor, broadcaster, KBP member, Dan De Abrera. Magandang umaga po at maraming salamat sa inyong palakpakan. Good morning. Magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Mga kaisyo, ngayon po ay araw na naman ang Sabado. Katatlumpo na po tayo sa buwan ng Oktobre 2021. Ilang inbot na lang, eh? Pasko na. Siyempre mga kaisyo, ito po ang inyong lingkod, Dante Abrera. Makakasama po natin ang ating mga masisipag na mga issue balita patrollers at mga news correspondents. Patuloy pong kumakalap ng mga balita para maihatid sa atin mga ka-issue. Welcome po sa ating issue balita Saturday edition. Siyempre dito lamang po yan sa ating J101.5 Big Radio, ang himpilang may malasakit sa bayan. Siyempre marami na naman po tayong tatalakayin. Marami na naman po tayong pag-uusapan ngayong araw na ito. Ano ba yung mga napapanahong issue at mga maiinit na balita ngayong araw ng Sabado? Mga ka-isyo, narito po ang ilan sa mga napapanong isyo at maiinit na balita ngayong araw na ito. Metro Manila, alert level 3 pa rin hanggang Nobyembre 14. At yan po ay talagang kahit papano, hindi po na bago, eh. Samantala, private hospital kakalas na sa PhilHealth. Bakit kaya? Tatlong presidential balls pabor sa drug test. Capacity sa mga PUBs approved na sa IATF. Mga ka-isyo, ang kumpletong detalye ng mga balitang yan ay atin pong ihatid makalipas lamang po ang ilang paalala. Mga ka-isyo, may problema ba ang clutch o pino ng inyong mga sasakyan? Sagot ng Prince ng Big Banding at clutch relining yan. Matibay kaya tumatagal. Kaya kung preno o clutch ang tema ng inyong mga sasakyan, Prince Dan ang maaasahan. Ang kanilang tanggapan ay matatagpuan sa Barangay Puy-Puy, Bay Laguna, katabi lamang ng Hardware at Abrera's Garden.
At ang kanilang cellphone numbers ay 0919-605-0879, 0926-771-8940. Brick Bonding and Clutch Freelance, kakampi ng iyong mga sosyal. Nagbabalik ang Batikang Broadcaster at KBP member Dante Abrera sa kanyang mga napapanong issue at mga may init na balita. Issue Balita. Okay mga ka-isyo, tayo po ay nagbabalik sa ating palatuntunang issue balita. Dito lamang po yan sa ating J101.5 Big Radio, ang himpilang may malasakit sa bayan. Metro Manila daw po, ho. Alert level 3 pa rin hanggang Nobyembre 14. Hindi na tuloy ang inaasahang pagbaba ng alert level sa Metro Manila dahil mananatili ito sa alert level 3 mula po Nobyembre 1 hanggang 14, 2021. Ayon sa presidential spokesperson na si Harry Roque, bagamat bumaba ang lahat ng mga datos kaugnay po sa COVID-19, katulad po ng attack rate at hospital care utilization rate. Pero inaasahan ang pagtaas ng bilang ng mga tao sa labas, kaya hindi ibababa kagad sa alert level 2 ang National Capital Region. Ayon kay Roque, inaasahan pa rin ang posible pa rin pong pagtaas ang o tumaas pa ang kaso ng COVID-19. Sabihin na lang natin na unti-unti o inuunti-unti natin yung pagbaba ng alert level system. Nang sa ganon ay hindi naman biglang sumipa ang numero ng mga kaso ng COVID-19 sa pulong ng Interagency Task Force o IATF, inaprubahan ang rekomendasyon na palawakin pa ang sakop ng alert level system sa 3 pang rehiyon na kinabibilangan ng Region 3, Region 4 at Region 10. Mga ka-isyo, bukod po sa NCR, nasa alert level 3 rin. Simula Nobyembre 1 hanggang 14, ang Bataan. O yung po mga probinsya na yan, ha? Bataan, Cavite, Laguna, Rizal, Iloilo City, Siquijor, Lanao del Norte, Davao City, at Davao del Norte. Yan po yung mga ano, mga ka-isyo, ha? Yan po yung sakop ng level 3. Simula po a 1, ha, hanggang a 14 ng buwan ng Nobyembre 2021. Samantalang siyudad ng Baguio ay isasama rin po bilang special area for special monitoring at mapapasailalim po sa alert level 3. Iiral naman po ang alert
Level 4 sa Aurora, Bacolod City, Negros Oriental, at Davao Occidental. Mula po sa Nobyembre 1 hanggang 14 ay iiral ang Modified Enhanced Community Quarantine, o ito po yung MECQ, sa Mountain Province. Kasama po dyan ang Catanduanes at Zamboanga City. Samantala mga ka-isyo, o private hospitals, kakalas na sa PhilHealth. Ako po! Eh, kawawa naman yung ating mga kababayan dito, no? Kasi hulog sila ng hulog sa PhilHealth. Eh, paano ngayon kung wala ng mga accredited na hospitals ang PhilHealth? Nagbanta po kahapon ang private hospital sa Association of the Philippines. Well, ito po yung PHAP na kakalas sa Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth, dahil po sa hindi pag hindi pa po nababayaran ang claims mula po noong year 2020. Sinabi po ni Dr. Jose Rene de Grano, pangulo po ng PHAP, maglalabas sila ng position letter ukol dito sa Nobyembre kapag hindi po pa rin naresolbahan ang nasabing isyo. Sabi pa po ni de Grano, karamihan po yan ay siguro hindi na magre-renew ng kanilang mga PhilHealth by next year, dahil po sa nararanasan nila na wala pong konkretong solusyon na binibigay ang PhilHealth sa nakaraang mga 2 o 3 buwan. Ayon po yan kay de Grano. Noong nakaraang linggo, nasa 834 million. O yan, 834 million po na umano ang utang ng PhilHealth sa mga ospital sa General Santos, Iloilo at Northern Luzon. O sino pa nga ba naman ang matutuwa at mananatiling miyembro? Aminado naman po dito ang PhilHealth makaraang biglaing pagtaas, o yung biglaang pagtaas umano sa mga claims buhat po sa mga pribadong ospital. Bukod dito, kapos din sila sa tao dahil sa pandemya. Abang tinitignan ang ibang questionable claims kung talagang meron silang prueba sa mga, sabi nga, supposedly na fraudulent claim, then i-file po ito nila. Pero yun nga po, napakaliit pa pong porsyento niyan. Tugon po yan ni de Grano. Mga kaiso, mas marami pa pong impormasyon at mga balita sa ating pagbabalik. Diyan lang po kayo. Kami po ay magbabalik. Makalipas lamang po ang ilan pang paalala. Nais nyo bang magpaganda ng inyong mga tahanan? Narito na ang fresh air ang at inyong kapaligiran ng mga napapanong issue at mga matinding na balita. Narito po ang solusyon, ang Cabrera's Garden at Matanggap Landscaping.
Anumang uri ng nice new design, sila ay nagsusupply ng klase ng mga ornamental plants, mga brown clover, tulad ng grass, parabang grass at iba pa. Meron din silang iba't ibang uri ng mga fruit bearings. Gumagawa din sila ng maraming grotto design, waterfalls with fish pond, at marami pang iba. Tumatanggap din sila ng garden maintenance. Kaya tandaan, Cabrera's Garden para sa pagpapaganda ng inyong kapaligiran at kaibigan ng kalikasan. Ang kanilang showroom ay matatagpuan sa Barangay Poypoy, Bay, Laguna. At pwede kayong tumawag sa kanilang cellphone number 0919-605-0879. Cabrera's Garden, Landscaping and Garden Maintenance, sagot sa pagpapaganda ng inyong tahanan at kaibigan ng kalikasan. Mga ka-issue, tayo po yung nagbabalik sa ating palatuntunang issue balita. At syempre, dito lamang po yan sa ating J101.5 Big Radio, ang himpilang may malasakit sa bayan. Balikan na po natin ang mga kumpletong balita. Kaugnay po doon sa mga napapanong isyo at mga maiinit na balita ngayong araw na ito. Ngayon po ay araw ng Sabado, ikatatlong po sa buwan ng Oktobre 2021. Tatlong presidential balls, mga ka-isyo. Pabor po sa drug test. Sang-ayon ng tatlong senador na kandidato sa pagkapangulo sa panukalang sumailalim sa drug test ang lahat ng mga kandidato para sa darating na 2022 election. Abay, okay yan. Tama lang. Baka masingitan tayo ng mga gumagamit. Sinabi po ni Senator Pampilo Lacson, presidential vet ng Partido Reforma, na pabor siya sa panukalang ito dahil kahit kailan ay hindi naman siya gumagamit ng illegal na droga. Oo nga naman. Lahat po ng mga hindi gumagamit, abay, payag na payag yan. Iginit pa ni Lacson na dapat silang sumailalim sa random testing para maging mas credible ang mga kandidato. Correct ka dyan. Okay yan. Kasi nga naman, kung naka-schedule, kung may gumagamit, ba'y makakapaghanda, ano? Pwede yun. Random na nga lang, ha? Maganda yan. Random na testing yan. O, para sa ganun, hindi mapaghandaan. Masang ayon din po dito si Senator Manny Pacquiao at sinabing dapat gawin ang drug testing sa mga kandidato bago magsimula ang kampanya. O, correct na naman. Dapat lang. Ito po ay ito po ay para maipakita umano nila ang malinis. Malinis sila. Kaya dapat bago magsimula ang kampanya ay sabay-sabay silang magpa-drug test. Pabor din dito si Senator Ronald Bato de la Rosa na dating PNP chief sa mandatory drug testing. Ay dapat lang, ha? Ginayat ni De La Rosa, mga ka-isyo, na pambato po ng PDP laban, Cozy Wing, na dapat lang sumailalim ang mga kandidato sa drug test. Dahil kung ang mga security guard nga ay nagbabantay lang ng mga establishmento ay required na magpa-drug test. Iyon pa kayang presidente na magbabantay at mangunguna sa buong bansa. Tama nga naman, di ba? O kaya dapat talaga ay magkaroon ng drug test.
para doon sa mga kandidato. So, dapat nga ito, bago mag-submit ng COC, dapat dinadrag test muna. Dahil baka napapag-tripan lang na baka trip-trip lang nila na mag-file ng Certificate of Candidacy. So, kaya doon pa lang dapat, sana, requirements na din yan, no? Hindi lang po doon sa ano. Dapat requirements din po ng pumilik yan. Doon pa lamang masasala na. Doon pa lamang malalaman kung sino yung mga gumagamit at hindi na dapat na kumandidato pa. O, di ba? Hindi yung bago pa magsimula ang kampanya. Kaso marami nang nagawa yung ibang yung ibang mga aspirantes. Kaya dapat sa susunod na eleksyon, bago po mag-file ng COC ang mga kandidato, dapat drug testing muna. Samantala mga ka-isyo, 70% capacity sa mga PUBs approved na po ng IATF. Naaprubahan na ng Interagency Task Force ang rekomendasyon na itaas ang bilang ng mga maaaring sumakay sa mga pampublikong transportasyon sa Metro Manila at sa mga kalapit na probinsya simula po Nobyembre 4 ayon po sa Malacañang. Bakit hindi pa pinaabot ng November 1? Para kahit papano yung mga tao ay makasakay ng maayos. Inanunsyo po ni Presidential Spokesperson Harry Roque na itataas sa 70% hanggang 100% full capacity ang mga public utility vehicles. Wow! O, di ba balik na tayo ha? Balik na tayo sa normal, ano? Malapit na. Ilang kimbot na lang. Oh, isipin nyo, mga ka-isyo, kung aabot na po ng 70 hanggang 100% full capacity ang mga public utility vehicle, abay, di wow. Oh, pati daw po yung mga tren, pwede na ibalik sa 100% 100% capacity. Oh, ay kaya lang, doon po sa mga bases na biyaheng mga probinsya, alam nyo naman, parang hindi po malagyan, parang sardinas na, no? Sabaw na lang ang kulang, sardinas na. Siksikan talaga. O, yun po ay hindi pa pwede. At ang pwede lang po ay yung 100% full capacity. O, halimbawa, ang seating capacity ay 60 passengers. Hanggang 60 lang. Palagay ko dapat walang nakatayo. Kasi kawawa naman yung ating mga commuters. Ang Department of Transportation ang naglalabas po ng memorandum tungkol sa gagawing pagbabago. Ipinaliwanag din po ni Roque na inaasahan ang pagtaas ng mobility ng mga mamamayan sa NCR at mga karatig lalawigan dahil po sa pagtaas ng bilang ng mga maaaring sumakay sa mga pampublikong sasakyan. Hintayin na lang ang anya ang ipalalabas na detalye ng DOTR kung sasama o kasama na po sa 70% capacity ang mga bus na mga galing probinsya. Eh di dapat makasama na rin, ano? Sana naman makasama na rin para kahit papano tuloy-tuloy na ang ating mga kababayan sa kanilang mga pag-aanap buhay, no? Sa kanilang mga pagbibiyahe. Importante po yan, mga ka-isyo. Okay, mga ka-isyo.
Diyan lang po kayo, kami po ay magbabalik. Makalipas lamang po ang ilan pang paalala. Abrelas Tibugan. Abrelas Tibugan Catering Services. Masarap ang pagkain at katakam-takam. Affordable at abot kaya ang halaga. Meron silang anumang klase ng putahe at dessert. Magandang serbisyo. Pwedeng mag-request anumang nais mong putahe. Sila ay nagkikater sa anumang okasyon tulad ng binyagan, kasalan, bigo, birthdays, at iba pang mga okasyon. Pwede rin silang mag-package dahil kompleto sila sa mga tables, chairs, clown, balloons, at iba pa. Para sa reservation, please call at cellphone number 0920-844-7696 at hanapin lamang si Miss Minda Abrera. Ang kanilang tanggapan ay matatagpuan sa Batong Malaki, Dos Baños, Laguna. Kaya tandaan, anumang klase ng okasyon, sagot ng Abrera's Tibugan Catering Services niya. Abrera's Tibugan Catering Services. Nagbabalik ang Batikang Broadcaster at KBP member Dante Abrera sa kanyang mga napapanong issue at mga may init na balita. Issue Balita. Okay mga ka-issue, tayo po ay nagbabalik. Ito pa rin po yan sa ating palatuntunang issue balita. Gay 101.5 Big Radio, ang himpilang may malasakit sa bayan. Okay. Mula po kay Mr. Jesus Onabia Jr. Magandang buhay. Issue balita. Gay 101.5 FM Big Radio, ang himpilan na may malasakit sa bayan. Okay, salamat Mr. Jesus Onabia Jr. Okay. At good morning nga pala doon po sa ating mga kaibigan dyan sa Caloocan City, ano? Sa ating kaibigan sa may-ari po ng Dan Anjos Bakery dyan po sa Caloocan City. Good morning! Okay mga ka-isyo, papasukin na po natin ang ating po mga issue balita patrollers. Katulad po ng ating issue balita patrol number 5. Kaugnay po doon sa launching ceremony, vaccination ng pediatric A3 12 hanggang 17 years old sa San Pablo City. Naging matagumpay. Mga kaisyo, ang detalye ng balitang yan ay alamin po natin sa pagbabalita ng ating Issue Balita Patrol number 5, Len Domingo. Issue Balita Report! Okay, pinipining Len, magandang umaga sa iyo. Go ahead. Yes. Ginanap kahapon ang launching ng first vaccination rollout for pediatric A3. Ito ay 12 to 17 years old sa mega vaccination site sa Barangay San Jose, San Pablo City, sa pamamagitan ni Mayor Loreto Amante, na pinangunahan ni Dr. James Liho na head ng San Pablo General Hospital. Dumalo at makipagkaisa sa okasyon ng ilang mga pediatric doctor tulad ni Dr. Buñi, Dr. Rosario at Dr. Regalo ng pawang mga pediatrician, saksi sa naganap na kauna-unahang paturukan sa mga kabataan sa edad 12 to 17 ang mayor ng mga karapig lugar na sina Mayor Lourdes Alcacetas ng Nagarlan, Mayor Eric Sudibit ng
ng Liliw at Consihal Marvin Astral ng Rizal, ganun din si Mayor Ruben Alvarez ng Alaminos na sumusuporta at natutuwa dahil ang vaccination na to ay open hindi lang sa San Pablo kundi sa mga lugar na nabanggit at sa buong Laguna. Nasa 500 na kabataan ang na may comorbidities ang tumugon sa araw na yon, dala-dala ang medical certificate at mga magulang na kung saan ay automatic din na pwede ng turukan kung wala pang vaccination ang magulang. Ayon kay Dr. Liho, ang pagtuturok na ito sa mga kabataan na edad 12 to 17 ay hindi lamang dito sa San Pablo, na ito ay isang tulong panawagan ng aming mayor ng San Pablo City upang mapadali at mabaksinan ang mga kabataan na naaayos ang schedule sa mga hospital. Umabot na rin sa 66% ang naturukan sa San Pablo City, na ito ay kinukongratulate ng Department of Health dahil masigasig at nagtutulungan ang mga sanggunian ang City Health Office upang mapadali na ang marating ng San Pablo ang tinatawag na herd immunity. Mula dito sa labas ng himpinan, Issue Balita Patrol number 5, Lin Dumigo nag-uulat para sa J101.5, ang radyo na may malasakit sa bayan. Okay, maraming salamat sa iyo, Issue Balita Patrol number 5, Lin Dumigo. Good morning nga pala, ha? Kung sa ating mga taga Clarence Glass and Aluminum Supply. Ang ating pong mga kaibigan dyan, yung pong may-ari, na si Mr. Mr. and Mrs. Claire and Ernie. Good morning, good morning. Sila po ay gumagawa ng mga sliding door, screen door, showcase, swing door, frameless, steel fabricator, and others. Yan po yung kanilang mga siniservisyon, mga kaisyo. Nais po ninyong magpagawa ng mga bintana, sliding door, ay pwede po kayong kumunta ko sa ating cellphone number 0919-605-0879. Pwede po kayong tumawag din sa ating 0926-771-8940. Tuloy-tuloy po tayo sa ating paglilingkod bayan. Tabayanan pa po natin ang mga pag-uulat ng ating mga issue balita patrollers na patuloy pong kumakala po ng mga balita para maihatid sa inyo. Mamaya ng konti, tabayanan po natin ang pag-uulat ng ating issue balita patrol number 3. Ang pinakamagandang lalaki sa balat ng Bohol nang hindi pa po uso ang tao. Walang iba kundi si paring Jess Onabia. Kaugnay po doon sa pinadalang sulat sa kanya. Reforma daw po ng PGBI. Tagumpay na naisagawa. Buhat sa isang kasapi. Yan. Okay. Baka
papasukin na po natin ang ating issue balita patrol number 3. Issue balita report. Okay, mga ka-issue, narito na po ang ating issue balita patrol number 3. Paring Jess, good morning, go ahead. Good morning, Paring Dan. Magandang umaga po sa ating kabakilang guardian para sa kaalaman po sa lahat ng PGB reform. Ang aming atikain ay para sa pagbabago. Walang halong politika ito. Ang sa amin lang ay kailangan malaman sa baba ng hindi pang sariling interes. Hinahangad po namin ay makakatulong. Kung ayaw po ninyo sa aming atikain, so be it. Basta ang amin may pagbabago. Kailangan ang ama natin ay bumaba para makita niya ang pangailangan ng mga anak niya. Tanong, may naitulong ang nasa taas? Wala. May report ba ang taas para sa financial report every year? Wala. Maturo pangako hanggang sa naptako hanggang ngayon. Kung sino ang malapit sa luwag, yun lang ang gusto nila. May tulong ba huli ang taas? Kung ang nasa baba na kailangan ng tulong, paawa, ipik, kuno. Hay nako, buhay na naman. Pero sa aming PGB reform, itaga nyo sa isipan ninyo. Kami ay buong puso susuporta sa pangailangan ng tropa. Bato-bato sa langit, ang taman pikon, mga pangit. Yan lang po ang aking mayulat mula dito sa labas ng ipilan. Itin ng berso, gwapong-gwapo kuno, sa probinsya ng Bohol, sa hindi pang usong tao. Jess, yan po, patong number 3, Jess Onabia, ang nag-uulat mula sa ipilan. Ng G101.5 Big Radio, ang pitang may malasakit sa bayan. Okay, maraming salamat sa iyo. Issue Balita Patrol number 3. At syempre, magandang umaga po doon sa mga miyembro ng PGBI. Good morning, good morning. Batiin po natin ang ating mga viewers ngayon at mga listeners. Sabi po ni Mr. Joe Nuevo, gandang umaga po mga ka-issue balita. Ayun. Likewise, good morning. Okay, magandang umaga nga pala doon sa ating mga kaibigan dyan sa 4th RCDG. O, sa pamumuno po, siyempre, ng group commander na si Colonel Romulo Satparam. Sir, good morning! At siyempre, sa ating brigade commander, walang iba kundi si Colonel Nestor Pedro, ang brigade commander ng 1701st. At good morning nga pala kay Lieutenant Colonel Janet Arcio, ang batalyong commander ng 403rd. Ma'am, good morning, good morning. At sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, At good morning din po kay SM Merhan, ang isa pong mabait at masipag nating SM ng 4th RCDG. Good morning din po. Good morning din sa ating pong mga kasama dyan sa Advisory Council ng 1st Laguna Provincial Mobile Force Company sa pamumuno po ng magiting at masipag na si Lieutenant Colonel Gilmore
iwasin na siya pong force commander ng first Laguna Provincial Mobile Force Company. At siyempre, ang ating pong chairman ng Advisory Council. Good morning po. Walang iba kundi ang makisig at masipag na si Mr. Romy Rassi. Good morning, sir. At magandang umaga po sa lahat ng mga nasa Studio 1 sa J101.5 Big Radio. Diyan po sa ating himpilang may malasakit sa bayan. At syempre doon po sa ating station manager kay Doc J. Good morning. At sa lahat po ng ating mga kasama sa Studio sa Studio 1 ng siyempre ng J101.5 Big Radio. So kami pa ay magbabalik makalipas lamang po ang ilang pampaalala. Maganda ang balita para sa mga taga Camarines, Caloocan City. Ang Don Angelo's Bakery po ay naglipas na para maglingkod sa bayan. Sila ay gumagawa ng anumang uri at masasarap na tinapay. Kaya kung nais nyo makatikim ng masarap at katakam-takam na tinapay, ang kabilang bakery ay matatagpuan sa Block 75, Block 23, Sampaguita Street, Barangay 177, Camarines Area D, Caloocan City. At para sa inyong mga orders, hanapin lamang sina Miss Annabel Balasbas at Joel Nuevo o tumawag sa kanilang cellphone number 0935-388-28330. Kaya tandaan, kung nais nyo ay masasarap na tinapay, dito na tayo sa Don Angelo's Bakery. Hari sa sarap ng kanilang mga tinapay. Okay mga kaisyo, tayo po ay nagbabalik sa ating palatuntunang isyo balita. Ito lamang po yan sa ating K101.5 Big Radio. Ang himpilang may malasakit sa bayan. Ay, good morning nga pala sa ating kaibigan. Sa isa ring makisig at masipag nating barangay chairman ng barangay Maahas diyan po sa Los Baños, Laguna. Walang iba kundi sa kay Barangay Captain Ferdinand Ponsalan Vargas. At good luck nga pala. Ang alam ko, ito ay tatakbo bilang Vice Mayor, ano? Kapitan, kung sakali, iimbitahin ka namin sa ating programa. Para kahit papano, ay maranig naman natin ng ating mga kababayan yung mga magagandang plataforma, ano? Sa mga susunod na araw. Okay. Kaya good morning! Kay Kapitan Vargas, Barangay Maahas, dyan po sa Los Baños, Laguna. At siyempre, itong ating kaibigang kapitan, marami po siyang nagagawa. Ano? Marami po siyang nagawa, marami siyang ginagawa, at marami pa siyang gagawin. Ha? Lalong-lalo na po kung siya po ay magtatagumpay at kung ating pong susuportahan. Kaya, ayun. Kailangan po natin kasi yung mga ano yung mga tapat sa bayan, yung ating pong mga kababayan na aspirante doon po sa mga iba't ibang posisyon na may mga nagawa na, no? Okay. So, Kapitan Vargas,
Kayo po ay aanyayahan namin sa ating mga programa sa radyo at siyempre sa ating pong pahayagang issue balita. Mga ka-issue, basahin po natin ang ilang mga text mula sa ating mga kababayan. Ano? Sabi po dito, Sir Dan, dapat po bang tanggapin ang mga bigay ng kandidato? Yes, of course. Bigay yan eh. Hindi naman kayo nang hingi eh. Alam nyo ba na kung hindi nyo tatanggapin yan, eh sa iba naman ibibigay yan. Hindi sayang. Diba? Sabi nga, kapag tumanggap, ikaw ay tumanggi sa grasya, lalabo ang iyong mga mata. O, di tanggapin natin, yun po yung ano ha, kung ako ang tatanungin. Kasi, tinatanong po tayo ni Miss Nora, ano ito, Garo. Yun. Nagtatanong po siya, Sir Dan, dapat po bang tanggapin ang bigay ng kandidato? Yun. Kung ako ang tatanungin, ang sagot ko po, yes. O, pero, pag-aralan nyo mabuti kung dapat nyo siyang iboto. Iba naman yung ano eh, iba naman yung tinanggap nyo eh. Tumanggap kayo dahil nagbigay. Pero pagdating sa boto, eh dapat isipin po muna ninyong maigi. Ano? Isipin po muna nating mabuti kung karapat dapat siya doon sa kanyang posisyon na tinatakbuhan. Ha? Sa kanyang ninanais. Ayun. O, di ba maliwanag? O, kaya kinakailangan po kung ano mang binibigay, politiko man o hindi, huwag po natin tatanggihan. Grasya yan eh. O, huwag lang pong ano, ha? Huwag lang po nating gagawing bayad na kapag binigyan po tayo, ayun na yung ibubuto natin. Huwag po yun, ha? Bawal po yun. Hindi po maganda yun. Kinakailangan pag-aralan din po natin kung karapat dapat siya. Pero yung tanong nyo, Miss Nora Garo, ay para sa akin, tanggapin po ninyo. Bigay po yan eh. Okay? Biyaya po yan. Kaya tanggapin nyo. Okay? Ito pa. Bakit sa ngayon napakaraming nag-file ng COC kahit alam nila na wala silang pag-asang manalo? Mula po kay Miss Grace Sain. Ayun. Alam po nyo, Miss Sain, karapatan po ng bawat isa na mag-file lang COC. Ayun. Kita nyo naman doon sa, kung napanood nyo sa television, ay kahit po yung mga security guards o yung iba't ibang position, may trabaho, ano man yung kanila mga trabaho, ay pinayagan po na mag-file ng COC, Certificate of Candidacy. Kaya lang, yun nga, magiging ang kanilang mga nais maging tungkulin ay presidente. Yun. Dahil nga po sa kalayaan, binigyan din sila ng laya. Pero sa totoo lang, ay malabo pa sa baha na manalo. Dahil nga po sa, siyempre, number one, buong Pilipinas ang kakampanyahin mo. Kung wala ka ba namang pera, hindi ka rin makakapagkampanya. So talagang malabo, no? Malabo pa sa baha. Kaya kinakailangan, kung tayo po ay tatakbo, kinakailangan ilagay po natin sa lugar. Kung tayo po ay tatakbo bilang presidente ng Pilipinas, tiyakin po natin na tayo ay may pag-asa. Pero yung tatakbo tayo o tayo ay mag-file ng COC, pamparami lang po tayo sa listahan. Ano? Yun. Okay. Kaya sabi niya, bakit sa ngayon, napakarami daw po ng mga nag-file ng COC kahit alam nila na wala, hindi sila mananalo. Ayun. Pero karapatan po nila yun. Kaya wala po tayong magagawa. Ano? Okay. Kaya kanina, suggestion ko nga, dapat ang ito pong Womilic.
dapat po ay maging requirements na rin sana nila yung pong drug test. Ano, kasi baka napapasukan tayo ng mga ano eh, ng mga pampagulo lang. Pampahaba lang ng listahan, ano. Karapatan po ng bawat Pilipino na kumandidato, kaya lang, huwag naman yung napapagtripan lang. Oh, ito pa ha. Mga politiko, nakakakilala lang kapag panahon ng eleksyon. Ayon po yan kay Mr. Ato Cortez. Sa totoo lang, mga ka-isyo, maraming ganun. Marami po ang kung kailan mag-i-eleksyon ay nagiging kumpare kayo, nagiging insan, nagiging kamag-anak, nagiging best friend, kuno. Ayan, marami pong ganon, mga ka-isyo. Kaya siguro naman, sa tagal na natin na nabubuhay dito sa bansang Pilipinas, ay alam na natin ang mga diskarte, ano? O, kaya dapat matuto po tayo. Alam natin ang diskarte nila, dapat malaman din nila ang diskarte natin. Ganun lang naman yun eh. Vice versa. Okay, hindi naman puro sila lang yung ano eh. Hindi lang sila yung puro dumidiskarte. Dapat tayo dumidiskarte rin, ano? Kasi totoo yan, no? Mga ka-isyo, hindi po lingid sa inyong kaalaman yan. Totoo po na marami po ang bumabait, nagiging mapagbigay, at nagiging matulungin kapag malapit na po ang eleksyon. O, hindi naman po natin nilalahat, ano? Dahil marami naman po dyan yung mga tao, mga kandidato, na talagang marami naman pong nagagawa. Ha? Hindi natin nilalahat yan. Kaya lang, marami po. Ang iisa-isahin po natin ay marami po yan. Mauubos na po ang oras natin. Mauubos na po ang oras ng issue balita ay hindi pa po natin natatapos na ipagtuturo kung sino-sino yon. Diba? Kaya masanay na po tayo. Basta ang importante eh tayo po ang bahala at tayo po ay may karapatan kung sino po ang dapat nating maging kandidato. O, ito pa ha. Mula naman po kay Mr. Melvin Diaz. Sir Dan, sino po ang dapat nating ibuto sa pagkapangulo? Kung ako po ang tatanungin, sabihin ko ba? Kung ako po ang tatanungin, ang ibubuto ko ay secret. Sa susunod na mga araw na po yan. Hindi pa ngayon. Kaya doon po kay Mr. Melvin Diaz. Hindi ko po muna kayo masasagot. Sapagkat ngayon po ay pinupulsuan pa lang natin ang mga kandidato. Inaalam pa po natin kung sila ba ay karapat-dapat at hindi. Dahil alam nyo, sa haba pa po ng panahon, bago po mag-eleksyon, marami pa po tayong madidiskubre. Kaya yung ating pong pagpili ay hindi pa dalos-dalos. Ano? Ganyan din sana kayo. Ano? Dapat ay kumbaga sa manok, kung kayo po ay mag-aalaga ng manok, checkin po natin na panlaban at talaga namang magbibigay ng magandang lahi. Kasi hindi basta-basta eh, katulad nito, tanong ni Mr. Melvin Diaz, sino daw po ang dapat ibuto na pangulo? Ay, pangulo po yan. Kaya dapat ay pag-aralan nating mabuti. Kaya inuulit po natin, bago po mag-eleksyon, bago po mag-Mayo,
ay marami pa pong lalabas. Marami pa pong lalabas na mga sitwasyon. So ano po yung mga ipapakita ng ating mga kandidato? So, na yun po yung po pwede ninyong maging basihan, mga ka-isyo. Pwede po ninyong maging basihan doon po sa inyong pagpili, no? Kung sino ang inyong ibubuto. Okay. So yun lang po ang ating masasabi sa ating mga kababayan, ano? Kinakailangan po aralan nating mabuti. Alamin po nating mabuti, suriin nating mabuti, ho. Kinakailangan po ay yung may mga nagawa na. Lalong-lalo na po yung mga nanungkula na. Nakikita po natin kung ano ba sila. O ano ba yung mga nagawa nila habang sila ay nanunungkulan, ano? Ayun, kaya doon po sa mga ano ha, sa mga aspirante, doon po sa mga kandidato. Ang ating pong palatuntunan ng issue balita ay bukas naman ano, sa mga susunod na araw para po sa ganon ay pwede po kayong maging bisita rito para sa ganon maihayag po ninyo ang inyong mga nais gawin kapag kayo po ay naluklok doon sa inyong mga ninanais na posisyon. Okay? So, pupulsuhan natin, mga ka-isyo, lahat po ng mga kandidato. Kaya tayo po ay walang sinisino, wala po tayong pinipili kung sino po ang lalapit sa atin at nagnanais magpa-interview, kaya pwede po natin gawin yan, no? Para sa ganun, malaman po ng ating mga kababayan kung ano ba talaga ang mga layunin, no? At kung ano po yung mga plataporma ng isang kandidato. Importante po yan. Kinakailangan po ay malaman natin ang mga plataporma di gobyerno, no, ng ating mga kandidato. Hindi naman po yan po pwedeng basta tatakbo na lang na walang plataporma. So, pag-aralan po natin, suriin po natin kung ang kanilang mga plataforma ay may kahalo lang mga pambobola, no? Yung mga imposibleng gawin, baka po kahalo doon sa kanilang mga ipangangako, hindi po dapat natin paniwalaan, ano? Kaya yan po ang masasabi natin, no? Doon po sa mga nag-text, maraming salamat po sa inyong mga opinion, sa inyong mga suhestyon. Maraming salamat po doon sa inyong mga katanungan, ano? At medyo wala na po tayong oras, mga ka-isyo. Dumating na naman po ang ating pansamantalang paghihiwa-hiwalay. Pero syempre, kami po ay magbabalik. At syempre, sa susunod na Sabado, sa ganitong oras at ganito rin pong himpilan, dito lamang po yan sa ating J101.5 Big Radio, ang himpilang may malasakit sa bayan. Mga ka-isyo, ito po ang inyong lingkod, Dante Abrera. Iiwan po ng isang magandang umaga. At syempre, sana po ay lagi tayong pagpalain ng Diyos. At sana po lagi kayong mag-iingat. Bagamat tayo po ay lumuwag na. Huwag na po ang ating mga pagkilos, pero huwag po tayong magpapakampante, oh. Kinakailangan pa rin po ang iba yung pag-iingat, oh. Ang ating mga protocols, ating pong laging gagawin para kahit pa paano, iwas po tayo sa mga karamdaman, ano? Lalong-lalo na po ang ating kalaban ng COVID-19. Mga ka-isyo, maraming salamat po sa ating mga issue balita patrollers na nagsipag-ulat ngayong araw na ito. At syempre, maraming salamat po sa lahat ng nakikinig at nakinig sa ating programa. Syempre, good morning po dito sa ating lalawigan ng Batangas. At syempre, sa ating pong mga kababayan dyan sa Laguna, maraming salamat po. Mabuhay po kayo.
at pagpalain ng Diyos. Bye-bye! We'll be right back.